Okay guys, welcome back to my channel. And ngayon guys, magkano nga ba magpagawa ng ganitong kalaking bahay? So, up and down. Guys, nung nagpagawa kami kasi, nag-umpisa lang kami sa maliit na alaga. Parang 600,000 siya. Ngayon, nagpa-drum breaking na kami ngayon. Kung nag-umpisa yung drum breaking, nagbigay na kami ng mga ng materials. Kumbaga, yung materials po ay sa amin. Yung sa contractor, siya na bahalang mag-execute ng mga gamit namin. So, siya na yung bibili. Ay, siya kami magpapadeliver ng gamit. Basta sa amin yung gamit. Tapos, labor dun sa contractor. So yun ang magiging usapan namin ako. Ngayon, ito nga, maraming naging gastos din, at nagastos pero medyo nakatipid din ng konti. Pero parang medyo mahal yung singil sa akin ng labor. So yun ang medyo nabitin ako dun sa pagbayad sa kanya. So, that time na medyo naubusan ako ng budget. So, ang ginawa sa akin, buti na lang mabait yung ating contractor. Siya muna ang nagpaluwal nun. Si Rex. Si Bossing Rex. So, yun nga. Tapos, binayaran namin siya after that. Dun sa materials nga pala ang naging style ko dun sa materials. Ang ginawa ko is nag-down kami ng 200,000, tapos every month binabayaran namin siya ng 50,000. So parang tuloy-tuloy yung aming materials. So ngayon dun na namin na gawa paunti-unti yung aming bahay. So malaki rin ng naging gastos namin sa material. Pero okay lang din kasi kahit paunti-unti nakikita mo yung pagkakagawa ng bahay. Although may mga sa pagpapagawa ng bahay, meron talaga yung hindi talaga siya perfecto. Sa plano lang talaga kaya mo, pero hindi talaga siya perfecto. Pagdating doon, may marangarain pa rin mga pagkakamali. So, yan. Yun nga, dahil doon sa nangyari, natapos din namin after 1 year and a half or 2 years, bago natapos kasi ni-into rin. So, yan. Yun nga, at pagkatapos noon, nagawa na namin lahat. Pagpapagawa yan, hindi pala. Meron pa palang isang pagdating pala sa kontrata, hindi pala kasama yung terrace sa labor. Pati yung hagdan, iba rin yung bayad. Tapos pati yung dun sa kitchen, sa lababo, iba rin. So, buong bahay lang. So, yun, may additional na nakahit doon. Ngayon guys, yun nga, ngayon natapos na yung bahay namin. So, bari, parang inabot din siya ng, yung bahay lang ha, hindi kasama yung lupa. So, parang inabot siya ng, let's say, mga 3.5 million, mga ganun. Tapos yung lupa is, bili ko noon 1 million. Mga ganun siya noon. So, matagal-tagal na rin kasi na bayaran to. So, ngayon guys, medyo nag-enjoy na rin kami. At pati yung mga gamit, nandun na. Gawa na yung bahay. Yung mga gamit namin, binili namin dito sa Kuwait. Lahat. So, pinabagahin namin unti-unti. So, yun nga. Pagdating namin doon, yun ang gagawin ko. Mag-assemble ng mga gamit. Mga bed frame, mga cabinet, at iba-iba.
yun guys. So, mga ganun lang yung na gawa ko noon. Ayun nga, meron na rin, nakakuha rin kami ng isang kotse. So, abangan na lang natin ulit dahil i-house tour ko yan pag-vacation namin. So, guys, thank you guys again. And sana, please don't forget to subscribe. At ipapakita ko ulit yung house tour ko pagkatapos namin. Pagkatapos namin maka-vacation, ipapakita ko yung house tour namin. So, ayan yung aming bahay na nagawa. Kita nyo naman. So, may kasama na rin kotse. So, I hope sana makabakasyon rin kami para ma-assemble ka ng mga gamit at may house tour ko rin kayo. Okay, so thank you and please don't forget to subscribe.